Hi guys, panibagong araw, panibagong whip. Andito na naman ako, ang inyong kakalyo, si Joel Galalo, no? Sana magtuloy-tuloy internet natin para mabilis yung gagawin natin. Yun, no? Ang lesson natin ngayon is tungkol sa paggamit ng acrylic. Ito siya. Yan. Particularly, ang brand na pinili ko is Pebio. Yun yata yung base sa kanya. Siguro, yun nga siguro, Pebio. Yan. Ang pinili kong acrylic is 12 pieces lang siya. So, katry natin na gumawa ng gagawa tayo ng canvas. Ay, landscape na nasa canvas. No? Materials muna tayo. Okay, ano pa? Ang gamit natin is yung mga brush. Yan, mga bristle brush yan. Ay, mga acrylic brush yan. Meron tayong round brush. Meron din tayong pa-curving dulong ganyan. Okay. Yan. Meron din tayong mga detailed brush. Gagamitin natin yan mamaya. Asensya na ako, medyo fast face ako kasi target ko sana yung 1 hour makatapos tayo. Wow, bad bros. Anyway, gagamit din tayo ng palette knife. Yan, palette knife. Yan. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung saan gagamitin yan. May mga toothbrush din tayong gamit. Yan. Meron din tayong gamit ng mga old brush, yung mga busal-sal na. Yan. Hingin mo yan, mga sira na yan. Okay. Gagamit din tayo ng paleta. Paleta at nandiyan na ang ating mga pintura. Naka-prepare na siya. No? Ilagyan ko na yan. Okay. At nagagamit din tayo ng mga wide brush. Yan. Ito. Importante ito. Ito ay around 2 inches brush to, no? Basa na siya. So, at ang gamit naman natin dito is manipis tong na brush. Ito pang acrylic brush to. Around 2.5 inches din yan. Naman yan. Okay. Ano pa ba? Again, magpapasalamat muna ako sa inyo kasi naka 2,400 na tayo yung subscriber. Napaka nakaka-overwhelm na talagang ganun kadami yung sumusuporta sa atin, no? At kayaan nyo, pag-uusayan ko pa, abangan nyo yung mga vlogs na gagawin natin at yung mga artworks na gagawin natin. Pa-shoutout muna tayo. Shoutout section muna tayo bago tayo magsimula. Shoutout kay Dave Jeremia na taga Ortigas. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Crix Olarte ng Calasiao, Pangasinan. Okay. Shoutout din kay Art J. Padron ng Cagayan Valley. Shoutout din kay Uriel Bakwilod ng Samar. Shoutout. Shoutout din kay Ian or Piano. Okay. Hindi ko nakuha yung lugar kung saan siya. Anyway, salamat sa inyo mga kalyo. Kayo yung mga bumibisita sa akin sa Facebook. Okay. Ngayon, start na natin. Wala na naman yata ako nakalimutang sabihin. Start na natin yung painting. Okay, landscape ang gagawin natin. Okay, ililipat ko lang yung camera. Yan. Tama na ba? Ayun yung dulo. Okay, kabilang dulo. Ulong pa natin ako. Okay. So, una-una, basic sa paggawa ng canvas. May mga canvas kasi na wala pang mga latex. No? Ito kasi meron na itong latex paint sa ibabaw. No? Yung latex paint, siya yung parang primer siya ng canvas kung saan doon kakapit yung ating ginagagamiting acrylic, no? At ang ginawa ko, nag-sketch muna ako kung saan ko lalagay yung mga element. Alam ko na yan kung saan nakalagay yan. At and then ang ginawa ko din diyan, binasa ko na siya ng tubig, no? Kasi water-based yung acrylic natin. So binasa ko na siya ng tubig. Bakit binabasa? Kasi para yung mga oil saka mga dust dun sa ating canvas matanggal, no? Hindi siya magstay dun sa ibabaw para dire-diretso mag-penetrate sa loob yung ating acrylic. Nga pala, meron pa tayong materyales, nakalimutan ko kanina, is yung
cotton buds. Yan. Gagamitin din natin yan, guys. Okay? Start na tayo. Magsisimula tayo lagi dito sa background, no? Ang inisip natin na ito is yung mountain niya, yung mount mayon, tapos ito yung background niya, no? So lagi tayo magsisimula sa background, no? Tapos ano bang application natin sa acrylic? Yung acrylic napaka-flexible niya, kahit na gawin mo siyang dark to light o light to dark, okay lang kasi opaque naman yung application niya. Now, huwag kayong matakot gumamit nito kasi yung mga technique na gagawin natin ngayon is madali lang gawin. Okay? Ang una natin gagawin, background. So, ang gagawin natin, lalagay natin dito yung plato. Ayan, plato. Titira na yan. Ang gagawin natin is, yung background niya muna, yung ulap, no? So, again, babasahin uli natin siya. Basahin natin yan, tubig. Tubig lang ng tubig. May tubig ba sa inyo? Ayan. So, ang una natin gagawin is paghahaluin natin yung blue. At yung konting purple. Okay. So, ganyan natin yan. Haluin natin siya. Sigin lang natin ng konti dyan sa dulo. Kulay blue. Kung nakikita nyo, nagbi-bleed siya, no? Ibig sabihin, ito yung tinatawag na wet and wet, no? May ganito din sa acrylic, sa oil. Ang ginagawa naman doon is yung basa yung primer niya para nagbi-blend yung kulay. And then, sige pa. Kasi ito, ang drawing ko is umaga. So, maaliwalas yan, no? Sige lang, lagi lang tayo ng blue. Huwag lang kayong matakot dyan kasi papantay din yan mamaya. Yan. Tapos siguro, lagyan natin dito na medyo nagsusort. Itong pa, ano, acrylic, sa around mga 5 minutes siguro or 2 minutes nag-aano na to eh, nagda-dry na yan, no? So ang gagawin natin is ano natin, lalagyan natin ng blue. Tagdagan pa natin. Habang tuyo pa siya, no? So yung brush na ginagamit ko malaki yan. So, isang direction lang tayo pag ganun. Yan. 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 Tapos, lagyan natin ng konting puti. Puti dito. Bakit malaki yung palette na ginagamit ko? Canvas to. Stretch canvas. Palette knife yung ginagamit ko para, kasi malaki yung brush na ginagamit ko eh. Para hindi siya ano, hindi siya mahawa doon sa ibang kulay. Kasi kung maliit yan, mahawa yung kulay niya. So yan, medyo bluish na. Okay. Canvas panel ang ating gamit. So ngayon, gagawin natin, ilalagay pa tayo ng mga lighter colors, no? Hello? Kay Remedio Soriano. Hi, at Remy. Hi, hey, hey. Salamat. Okay, tatanggap mo na ba yung ating pano? Okay. Sige lang tayo ng konti dito kasi parang napaputi ako masyado dyan. Baka lagyan pa natin ng konti dito ng puti. So, nung nakikita nyo, nagda-dry na siya. No, ganyan lang siya, halos kabilis. Okay. Ngayon ang gagawin natin, maglalagay na tayo ng ulap, no? So, ang gagawin niyo dito sa brush, kailangan matanggal 'yan kasi matutuyo agad siya. Ang gagawin niyo, lalagyan siya ng tubig. Tapos i-dry niyo agad kasi gagamitin pa natin.
Okay. So, ito na yung brush natin. Wala na yung paint. May puti na siya. May mancha lang siya ng blue, pero okay lang yan. So, ang gagawin natin is ang ating bulak. No? Ang gagawin siguro na natin dito, maglalagay tayo ng ulap na malaki dito. Tapos, isang mga ulap din dito. Shout out kay Michael Moreno. Okay. So, ang gagawin natin, kakuha tayo ng puti. Okay. Okay. Pinahawakan. So, hawakan nyo lang siya. Dapat hindi siya loose. No? Yan. So, ganyan lang gumawa ng ulap. Bulak lang gamit dyan. Kayaan nyo lang na may matirang bulak kasi mukha rin naman bulak yung ulap eh. Diba? Shout out kay Remedio Soriano. Sige pa tayo dito, korte pa. Gawin natin yung mga malalaking clouds. Yan, siguro may mga malalaking clouds dito. Dat-dat lang, blot-blot-blot mo lang. Huwag ka matakot. Kontrolin mo lang yan. Ganda ng acrylic, no? Kasi pinatungan niya agad yung kulay dun sa ilalim, no? Wala pa tayong 5 minuto dito sa ginagawa nating kulay azul. No? Pero napatungan agad niya. Yan, magla-light pa yan mamaya kasi yung surface niya malalagyan pa nun. So, saan pa ba tayo? Lagyan pa tayo dito siguro ng konti, no? Yan, parang mga sumisili pa dito. O nga pala, bago ako nagsimula kanina, nag-apply ako ng baby oil sa kamay. Kasi yung mga paint na yan, madali siya matanggal kapag nagugas kayo mamaya kasi nag-baby oil kayo kanina. Ito nga palang ang cotton natin is dry, no? Wala tong tubig. No, kaya minsan kumakapit siya doon sa ano sa canvas. Yan, ganyan lang gumawa ng clouds. Yan, ganyan lang yan. Ikot-ikot nyo lang din siguro. Pero ako, mas maganda yung blat-blat nyo lang eh. Ba, diba? Ganyan lang siya, no? Blat-blat mo pa. Kanyari dito may gumaganyan. Diba? Siguro ito mga ano ito eh. Isang araw na pasikat na pasikat yung araw. Pasikat na sikat yung araw. Ayan. Ayan. Konting pa dito pa rin. Konting puti pa dito siguro. Bal na rin malayo. Sumasalubong. Ayan. Para sa akin, okay na yan, no? Gagawin pa natin, maglalagay pa tayo ng kulay puti. Doon, dito. Dito sa mga highlights niya, no? Pero bago natin yung gawin, i-blend muna natin yung mga ilalim na parts niya. Paano natin gagawin yun? Yung brush natin kanina, idadry lang natin siya. Habang puti pa yung, habang basa pa yung acrylic, suswipe lang natin na paganyan. Ang objective natin dito is yung meron kasi mga area dun sa clouds na parang yung mga ano lang, yung parang hindi siya ganun katatapang. Ito yun. Ito yung mga area na yun.
Yan. Tapos niyan, okay na ako diyan. Ang gagawin ko, maglalagay ako ng iba pang kulay, no? Doon sa cloud. Siguro, gagawin ko yung blue na ginamit ko kanina. Ito, ang gagawin ko, maglalagay ako ng konting purple. So, konting-konti lang dapat, eh. Tapos, lalagay ko dito. Para magano lang ng tinatawag namin ito, sustansya yung kulay ng clouds, no? Subukan mo muna nito. Kung meron nang maiwan dyan, okay lang yan kasi cotton din naman yan, no? Kung may maiwan man na bulak doon. So yan, bibilugi mo lang yan. Bilugi mo lang ng konti. Purple tong kulay na to, ha? Ikukumbine mo lang doon sa white. Ay, yun. Yan, sorry. Yan. So may mga spot pa siya ng mga purple dyan. Spot pa siya ng purple dito. Okay. Tapos mag-highlight na tayo ng puti. Pupo tayo ng puti. Yan. Magdadat pa tayo ulit. Pa. Okay? Diba? Ang ulap kasi hindi pa rin. Ang susunod natin gagawin siguro yung mountain, no? May mountain siguro dito. Babasain lang uli natin 'yan. Babasain natin ng kulay blue. Lalagay tayo dito, dito natin lalagay ang ating sambig ko lang ng konti yung mga clouds. Okay. So, ang gagawin natin is yung mountain. Yung mountain is combination siya ng gray at nung white. So, kukuha tayo ng pang mountain natin. Medyo malaki-laking brush. Ito. Ang brush na ito. Pag-alapin yung bagay. Pero, gamitin muna natin itong brush na ito. Pwede naman ito. Pero panghahalo muna natin, maghahalo muna tayo ng kulay. Siguro, babasahin ko muna yung brush. Ang panghahalo natin dyan. So, gagawa tayo ng gray dito. So, maraming puti. Tapos, konting black. Konti lang. Kasi yung mountain na yan, sa principle ng, sa principle siya ng, ano, ng, landscape, siya yung background pa rin, no? So, malayo siya, dapat medyo gray siya. Diba? Nandito siguro. Malaking mountain na almost perfect. So, pababa lang yung strokes niyan. Pababa lang. Yan, pababa lang. Kuha pa kayo ng kulay dito. Kung nahihirapan yung brush ninyo, kamukha nangyayari ngayon kasi masyado na siyang dry. Gagawin nyo lang, lalagyan mo na siya ng tubig. Pakapitan mo lang siya ng konting tubig sa dulo. Pagpag mo, saka mo siya i-blend. Okay. Okay. Tapos, gagawin natin, magda-dark pa tayo ng konti, no? Magda-dark tayo ng konti. Itong area na to darker to para magkaroon na siya ng texture, no? Pero syempre hindi naman ganun ka dark para bumilog lang yung mountain.
Okay, tapos susunod, lalagyan pa natin ng konti dito. Dahil pa daw konti. Konti ng highlights din dito. Konti lang. Okay, kung makikita nyo, para siyang lutang, no? Parang nagkaroon lang ng ganun ng mountain sa gitna, lumutang lang siya. So, madali lang yan. Ang gagawin nyo, kuha lang kayo ng white. So, lilinisin lang natin itong brush na to. Yung ginamit natin kanina. Kuha tayong puti. Kuha tayong white. Ayun, titimpla tayo. Tapos, konti natin blue. Konti yung blue. Tapos, konti pang white. Yan. Tapos, idadamay mo siya. Yeah, idadamay mo rin. Kasi yung mga edges niya, hindi naman yung sharp eh. Yan. Idadamay mo siya. Tapos, since meron pa siyang paint, gagawin mo naman siya ng dry application. Tatanggalin mo yung tubig, lalagyan mo siya ng ganoon. Idadamay mo siya dito, papakitin mo sa bundok. Yan. Yan yung technique niyan. Biblend mo siya. Tapos, maglalagay tayo ng konting puti. Konti at gray. Puti at gray. Let's just say na meron siya ditong konting ulap. Ito. I-blend mo na rin itong ilalim. Ang susunod natin na kulay is medyo may green. So, konting green lang. Lalagyan natin. Yan. Pababa na siya, no? Yan. Kasi, ang gusto natin palabasin dito, yung mountain, malayo siya. So, konti na lang din yung mga detalye na napapakita niya sa atin. So, hindi na rin ganun kadami. Sige. Kasi kapag minsan, kung napapansin nyo, pag lumalayo yung isang bagay, parang it's either nagiging grayish siya, diba? Okay. Tapos, ang susunod natin gagawin is maglalagay tayo ng konting ulap dito. Sa konti dito ng ulap. So, paano natin gagawin yun? Ibabalik natin ang bulak. Yan. Yeah. Lalagay tayo ng mountain dito. Medyo basa pa to. So, dito na lang natin lagay. Nakatulong din na mayroon tayong bulak. Kasi, na medyo basa siya. Kasi kung hindi siya basa, magbiblend na dito. Ito at least nagbiblend na nga siya agad. Ito naman tayo, maglagay naman tayo dito. Ayan. Parang naaaninag lang natin yung, kumbaga kung malayo ka, naaaninag mo lang yung bundok. Ay, yung ano, mayon, no? Lagyan natin, gagamitin natin yung palette knife. Subukan natin na maglagay dito ng konting puti. Sa dulo lang, kukuha ka lang ng ganyan. Sabit mo konti dito. Ayan, tapos kukuha tayo ng dry brush. Bristol Bristle dry brush. Ito. Masira. Biblend mo siya. Ganyan. Mababa. Mababa. Ayan.
Tapos, ito tayo ng konti pang blue, sky blue. Patayin natin yung doon sa dulo. Sa masato, masapa, sa matapang. Yan. Medyo okay na yan. So, eto na siya, no? Ang susunod natin gagawin, maglalagay tayo ng mga landscape na dito. Pag ganito. Yung paangat na ganyan. Mga puno, ganyan. Ganyan tayo gagawa. Paano yun? Magtitimpla ulit tayo ng kulay. Mag-haluin natin yung green. So, medyo malayo pa siya. So, dapat hindi ganun kadami yung kulay na lalagyan natin. Hindi siya ganun katapang. Okay. Tayo ng dark green. Darkest green. Gamit kang acrylic. Pero lalagyan natin ng puti kasi para siyang malayo-malayo. Siguro mga ilang linya lang to ng ganitong kulay. Parang meron doon mga gubat, di ba? Parang ganun yan eh. Ang gubat malalayo. Imagine mo, in 5 minutes, magpipaint, mag-ano na yan. Magla-light na yan. Tapos, pagdating pa natin ng konting dark. Parang ako si Pabros nito. Ang dark pa. Hingatin na niya konting brown. Ayan, para tumapang ng konti. Ito ba ang tumapang sa dito? Isang diretso na natin yung pintura dun sa canvas. Yes, may nanalo na nung Prismacolor natin nasa Facebook page ko. Makikita niyo kung sino siya. Yan, no? So pinakita lang natin dito na somewhere there meron doon mga puno, no, na medyo malayo kasi kaya kulay gray na siya. So maglalagay tayo ng detail, no? Gagamitin natin yung ibang brush natin. Siguro doon sa dulo eh naghahalo yung kulay ng green at nung yellow ochre. Dito pa rin natin siya ihalo. Dapat makapal. Magiging pa rin siya dapat. Kita ba? Ayan. Hindi
dito, parang dito may mga landfill. May ano na dito, may mga malalapit na puno na dyan. Sa mga tinatamaan na ng liwanag. Dark din. Ayan, yellow. Ah, matapang na matapang yung yellow na dito. May lupa-lupa pa siguro dyan. Maganda talaga yung combination ng kulay na yellow ochre, yellow green, tapos dark green. Didi-detail na tayo ng konti dyan. Kasi siguro may mga meron itong mga pananim. Yung yellow green. Parang dumaan daw meron umusundot na mga kulay-kulay na yellow green. Yan. Diba? Nagkaroon na siya ng depth of field. Yan po ng konti dito. Dito din, lagyan mo rin ng konti dyan. Siguro dito banda, may mga tinamaan ng liwanag, so medyo maputi ng konti yung pagkayelo niyan. May mga fields na tinamaan ng liwanag. No, siguro banda rito. Ayan, may mga ganyan. Dito din. Parang, alam niyo yung pag bumabiyahe kayo, di ba nakikita niyo parang, uy, tinamaan ng liwanag, siguro kaya puting-puti. Parang ganyan niya, no? Sa area na to. Parang dito lang kagaling yung ilaw niya sa gilid. Ayan. Pero siyempre, gulaw-gulaw dyan. Dito lang ako. Yung mga dulo na ganyan, alam mo lang yun. Kasi parang silhouette na yun ng mga nyug, ganyan, diba? So, susunod natin is yung daanan ng tubig. Meron itong daanan ng tubig dito. Okay. So, gagawin na natin yung daanan ng tubig. Paano yun? Reflection lang ng mountain, ng sky. Papunta lang doon sa baba. So, babalik tayo doon sa isa natin ginamit. Na brush. Eh, kita ba? Para makita yung ilalim. Okay. Let's see na meron dito kunyaring parang ilog, no? Parang dito nang galing. Tapos, pa ganun. Brush. Gagawin natin, marami siyang puti. So, kung marami siyang puti, kung gawin yung puti, ilagay mo na rito. Kita ba? Okay, kita.
Tapos yung mountain is gray. Hindi mo kailangan ipakita talaga yung buong mountain. Tandaan nyo guys, we're not aiming for a realistic one. This, ang style na to is yung dati ko ng style, no? Which is expressionism, no? Impressionism, no? Makita nyo yung mga strokes, ganyan. Mountain. Ulap dito. Ang reflection ng ulap. So okay na yung blue na yan. Ito na yung ano niya, yung daan, tubig, no? Puto tayong puti. Magigit tayo ng puti dito. At dito. Okay. Susunod natin gagawin is yung fields naman dito ng mga ng ano ng land. So ayun na to. Yeah, dito. So gagawin natin, maglalagay tayo ng kulay green. Yung area na yung malayo din. Mix tayo ng green. Brown muna. Dito yung gagaling. Dahil siya dyan. Sobrang bilis matuyo ng acrylic. Konti pa. Parang ito yung island eh, kasi may ilog yan, dun yung pagitan niya. Parang yan. Okay, so yan. So ito na yung area na yun. Gagawin natin, palampasin na natin ng konti itong kunyari may mga damo. Okay, yan. Tapos, ang gagawin natin, maglalagay naman tayo ng, siguro dito may puno, no? So, gagawin natin, gawa tayo ng puno. Ito siguro. Gawin muna tayo ng malaking brush. So, kung makikita niyo yung combination natin is yung lighter green saka darker green. Magkatabi lang siya. So, testing niyo muna dyan. Palakihin muna natin ito.
Tapos, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng puno. Ating black. Sobrang tapang ng black. Alam niyo yung mga malalaking puno ng mangga. Parang ganun yung gusto natin mangyari dito. Puno siya ng mangga. Malaking puno ng mangga. Yun yung pusa namin. Diyos ko, pagpasensyahan nyo na. Nung college ako, hindi naman, pag nag-aaral ka kasi sa school, hindi naman puro portrait ang gagawin ninyo. Eh, no? Kasi ano pang tinuro sa'yo ng teacher kung puro naman portrait yung gagawin ninyo. Eh, no? So may mga ginawa rin kami, kamukha niyan, landscape. Kailangan mo master mo rin yung landscape. No? Hindi lang kayo puro ganyan. Puro lang kayo portrait, ganyan, puro kayo still life. Gumagawa rin kami ng ganito. Eh nakakaliw lang kasi masaya, masaya mag-landscape, guys, ha. Akala nyo boring siya kasi sa totoo lang, para sa mga hindi nakakaalam ng fundamentals ng landscape, posibleng sabihin nyo sa sarili nyo na, ang hirap-hirap niyan, Diyos ko. Pero madali, hindi naman siya madali, pero masaya siyang gawin, lalo na kung nagkakaroon na ng development. Ayan. Ayan yung puno natin. Medyo tuyo na yan. Ang gagawin natin, lalagyan na natin siya ng highlights. So, yung palette lang na ginawa natin dito, lalagyan lang natin siya ng dilaw. Okay. Ito yung mid-highlights niya. Yung mga tinamaan siguro ng mga liwanag. Pero hindi sila tinamaan ng liwanag kasi doon maliwanag masyado. Ito yung mga likod lang. Parang maaaninag mo lang na meron siyang highlights dito sa gilid na to. Part by part lang yan. Parang ganyan lang. Masaya kaya mag-acrylic. Ayan. Medyo contento na ako dyan. So gagamit na ako ng ibang brush. Yung brush na medyo mas maliit. Siguro, pwede siguro to. Ito. So, gagawin natin yung highlight naman, no? Yung highlight, patuyin lang natin ng konti yan, siguro mga, yan, pwede na siguro ngayon yan. Ayan natin yung light blue. Yung light blue, ayan. Pwede siyang patungan kasi, mabilis lang talaga siyang matuyo. Tapos yung brush, bukas yun ng konti ng, ano niya, ng pigment. Yan, medyo may okay na yan. Kulang na lang tayo ng highlights dito.
Konti pa. Konting highlights pa ng green. Ayun yung matapang pa ng konti. Tapos, siguro maglagay tayo ng mga puno. May puno sigurong malaki dito. Maglagay tayo ng puno malaki. Dito sa site na to may puno. Pero parang kulang tong puno to ah. Siguro maglagay tayo ng puno dito, isang diretsong puno. Mapapansin ninyo si Bob Rose pag gumagawa siya. Isang brush lang ginagamit niya, kaya mabilis yung ginagawa niya. Kaya, minsan yung kalahating oras na show niya, tapos agad yun, natatapos niya talaga. Kasi, yun nga, yun lang gamit niya, isang brush lang. Tayo marami tayong gamit na brush, may mga detail brush tayo. Ah, may mga gamit pala siya, yung mga fine brush, di ba? Black. Sa pang-brush dito, sa paritong puno. Dalawa sila. Tapos, gagawin natin, gagawa tayo ng combination ng dark. Pero syempre, lalagyan muna natin ng highlights yung ginawa natin. Ito, so, anong highlights na gagamitin natin? Siguro kulay puti yung, parang sabihin natin kulay puti yung puno. May konting brown. Diba? So, kuha tayo dito. Konti lang. Hindi naman ganun kadami. Tama lang. Tama na liwanag. Okay. Tapos susunod natin gagawin is maglalagay tayo na mga ito, yung mga ano niya. Yung kanyang mga halaman. Mga leaves. No? Dark lang. Tapos sige natin yung konting brown. Siguro meron siya dito, ganyan. Medyo nakikita pa natin para tumatagos yung liwanag. Para tumatagos yung liwanag sa kanya. Ganun din dito, pag ganito. Yan. Tapos, konti pa ganyan. Tapos dito naman, konti pa yan. Yung sa katawan niya, meron din siya yun. Yung mga matataas na puno, eh, mga nakikita niya pag pagtakay ng laguna, ng munting lupa, yung mga puno dito. Mga puno ng mga
acacia. Itong brush na to, sira na to. Konti. Kita ninyo. Tapos siguro pakita natin na banda dun sa dulo meron ding kaya tayo ibang brush, pakita natin dito banda sa dulo dito meron ding mga halaman siguro dito, pero hindi siya ganun, iba yung kulay niya, no? Yung mga kulay na parang medyo may edad na yung kulay na matawid siya dito. Parang matinding kulay. Yeah. Parang ganun siya doon. Return art. Dito natin nilalagay. Tapos siguro yung bahay is parang alam mo yung mga tuyong dahon, yung ginawa ng tuyong dahon ng bahay. So technically kulay puti lang yan kasi malakas yung liwanag niya. Itong acrylic nga pala na to, napakadali matuyo. Ewan ko kung advantage yun sa inyo, disadvantage. Pero sa akin medyo disadvantage yun kasi dapat matagal siya matuyo. So ayan. So kanto yan. Babas lang tayo pag ganyan. So, sa harapan. Dito. Dito sa kabila. Parang yung alam mo yun, yung parang yung mga bubungi sumaabot na doon sa liwa, sa baba. Parang ganun yung bahay na to. Ganun yung gusto kong gawin sa bahay na to. Bahay na gusto ko sa drawing. Parang yun yan. Ang shadow to. Okay,
So gagawin natin, lalagyan na lang natin siya ng mga damo-damo. Dito. Gamit natin yung brush ng kumalapad. Ito medyo ano dito, medyo hindi lang mga fresh na mga damo dito sa bahay na to. Parang dito, ganyan. Ayan. Para meron pang taniman doon talaga, no? Okay. Tapos dito sa harapan niya, ng bahay na yan, is meron ding mga tanim, no? Pero, kunahin muna natin to. Ano nga gawin niya dyan? Ganyan-ganyan, dadagdag niya lang. Meron siyang sariling garden doon sa harap ng bahay nila. Dito parang may mga yan, medyo fresh fresh na yung mga damo-damo dito kasi malapit-lapit na sa atin. Medyo patay-patay na yun. Ganda ba sa camera? Okay na. Ganyan. Tapos, ang gagawin natin, gagamit tayo ng ating mga ating detail brush. Tapos, magdulog muna tayo ng pintura. Wala na eh. Gagamit tayo ng detail brush natin. Lalagyan natin ang detalye yung ginagawa natin. Let's see na meron tayo dito. Parang sa harap ng bahay, mayroong nakatanim ng mga tanim. No? Sa likod.
kailan natin matuyuan. Papatungan natin yan mamaya. Parang siguro meron dito ng puno pa. Naghahalong green at ano ang kulay. So, tapos, ang gagawin natin, maglalagay pa tayo dito ng darker area. Darker. Dito sa ilalim. Kubo. Okay. Tapos, ang gagawin natin, maglalagay na tayong highlights dun sa ating kubo. Kasi tuyo na siya. Okay. So far, okay na yan. Susunod natin itong kabilang side naman. Yung kabilang side, ganun din. Maglalagay lang din tayo dito ng puno. Teka, kulang pa yung ginawa ko sa highlights. Dito naman tayo sa kabila. Ito, huwag kayong mag-alala. Tuyo na yan eh. Dito sa kabilang side, dito naman tayo sa darker area. Darker side natin. Ayan. So, dito naman tayo. Pero, lagyan na muna siguro natin to, yung reflection ng tubig. Madali lang yan. Flat. Tapos, gawa ko rin yung kulay na darker na green. At brown. Dating nyo, lalagyan nyo ng konting itin. Tapos, lalagyan nyo natin yan. Diba? Tapos, medyo basa ng konti yung brush ninyo, pero hindi naman ganun kabasa. Lalagyan nyo siya ng ganito. Kulay, lalagyan mo siya ng yellow green kasi yung kulay niya nag-reflect dito sa ilalim. Kanya, diba? Pero tricky dito, ang tricky part dito, mabilis kasi matuyo yan eh. So ang gagawin nyo, habang basa pa siya, i-blend nyo siya dahan-dahan po yung pababa. Kakayurin nyo siya pababa. Kaya basahin nyo ng konti hanggat mahabol nyo kasi madidilit nyo ko yan. Yan.
Shoutout kay Julian Balandron. Tapos lalagyan niyo na sana yung mga yellow, mga highlights. Pero siyempre, hindi mga highlights na highlights talaga. Ano lang, tamang highlights lang. Yan. So tapos yung tama nung dito siya dapat. Yan. Para magmukha siyang tubig. Dapat lighter yung malapit kasi tumatama tuloy sa pampang. Yan. Okay. Dito naman tayo sa kabilang side. So ano pa ba tayo yung dito naman pa? Para babalikan na natin ito mamaya. Yan. O, tapos, magiging pa tayo dito ng konting highlights. Magiging pa tayo ng puti dun. Bila, dito na. Liwanag, di ba? Tama ng tubig. Okay, dito na tayo sa kabilang side. Yung kabilang side na yan, ako, mabilis lang yan. Tataas natin ng konti yung ating landscape. Yan. Okay. Yung mayon ay buhay na buhay. Pagkikipla ulit tayo ng kulay, no? Ito din siya. Pipitin ko tayo ng kulay. Maglagay muna tayo ng kulay. Lagay muna tayo ng ito. Tapos, darker! Pero syempre, hindi naman po pwedeng parehong-pareho sila ng kabilang side. Dapat may pagkakaiba din sila. Let's say, itong side na to is medyo, kung, ano ito, meron na pala. Itong side na to is medyo, tuyo na ba? Medyo tuyo na. Itong side na to ay medyo ano to, ma-brown. Subukan natin kung kaya natin yan. Itim ko muna tayo ng kulay. Naglagay kong tigitim. Hmm.
konting iti. So, simula dito siguro. Masyadong matapang yung itim nitong acrylic na to, no? Kapag minix mo siya sa ibang kulay, halos dinadry niya na agad. So, gano'n siya katapang. May mga malalaki dito ang puno. Ayan. Yan yung mga nagdi-divide sa kanya. Yung mga malalaking puno dito sa background. Tapos yan. Tapos dito sa kabilang side na to. Dito sa side na to. Medyo dark na yan. Kaya parang ganyan siya. Yung mga tumatanaw-tanaw na na mga dahon, mga damo. Ba, ito din. Ayan. No, ganyan siya. Hindi, hiwalay talaga siya kasi malayo yun. So, gagawin natin, lalagay tayo ng lighter color. Niya pa tumanggap ng kulay. Siya pa yung tuyo. Ay, basa pa siya. Okay, sige. Subukan natin, ayaw niya muna tumanggap eh. Gagawin natin, maglalagay muna tayo ng puno dito. So, sana parang may malaking puno doon. Parang dito meron dito ng puno. Ito, puno dito. Mga skills dito ng mga puno. Mga mangga ulit. Mali kasi ako sa mangga eh. Aangat siya ng konti. Tapos, yun, yung konti lang talaga yung tama yun. Para mas mukhang dito. Konti lang. Kapadal.
meron dito tumatanong lang na mga liwanag. Kasi yung liwanag talaga nandun sa bundok eh. Natin ng konting sustansya. Ayan. So tapos, gawin natin, lalagyan natin siya ng konting para maghiwalay yung ano, maghiwalay yung kulay, maghiwalay yung background dun sa ano. Dito sa may puno, maglalagay tayo ng highlights. Parang ma-highlights na puno. Parang may feel, di ba? Doon sa area na yun. Tapos bukod doon, meron din. Meron din yun. Parang diaper. Other side. Pa tayo ng konti doon. Meron pa siya sa likod ng puno. Dito, paganyan. Kasi nagtuloy doon sa likod, no? Okay? Okay. So, ang gawin natin, maglalagay ngayon tayo ng isang malaking puno pa. Kasi puro tayo puno, no? Mapupuno pa tayo dyan. Pagpuro natin brush. Ito. Kailangan natin ng darker. Alamin natin ng brown at itim. Pero mas matapang ang itim. Kaya... tubig. Pampandilyot natin sa acrylic ay tubig, guys, ha, sa mga beginners. Awag muna. Huwag muna to. Siguro dapat unahin natin yung lapag. No? So, asan na yung panglapag natin? Na brush. Ay. Pa tayo ng kulay green at yellow. Okay. So, magtitip na tayo ng kulay. Tatanggapin niya na ngayon yung kulay kasi tuyo na yan eh. Tuyo na siya. No? So, dito sa area na to, medyo mas makulay naman yung kulay niyan. No? So, damihan pa natin ng dilaw yan. Makikita nyo, yan, marami siyang dilaw dila. Tapos, lamihan natin ng konti ng orange. Parang may orange dito. Tapos, may, parang may mga tama ng iba-ibang brush, iba-ibang ano, halaman. Kasi dito, mas mataba yung lupa siguro dito. Kaya ganyan yun. Yeah.
konting orange, lagyan natin, parang lagyan natin ng konting orange, maganda natin kung may konting pula-pula, diba, parang, yan, parang meron dito mga iba-ibang halamang pula-pula, yung parang mga flowers, yung mga flowers na tumutubo dito sa side na to. So, syempre, lagyan natin din dapat ng highlights. Yan, pwede ganyan lang. Kaya ito yung green at yellow. Yan. Makita nyo. Hindi ka naman magkakamali dito eh. Kasi konting kulay lang yung pinaglalaroan mo. So, paano ka magkakamali dyan? Sobrang konting kulay yung pinaglalaroan mo. So, I mean, hindi pinaglalaroan yung ginagalawan ng kulay mo, yung color palette mo. Ito lang siya, oh. Mix ka ng dilaw, mix ka ng ochre, tapos medyo may drama na yun. Lagyan mo siya ng konti dito. Diba? Tapos lagyan mo ng konting green. Mix ka lang din, oh. Mix ko. Lagyan mo konting dilaw para mag-highlight siya. So, yun yung ganyan. Oh. Kung nagkamali ka, patungan mo lang uli. Oh, pwede na yan. Pwede yun. Lagyan na siya damo, di ba? Lagyan mo uli. Tapos lagyan mo ng konti puti. Lagyan mo ng konti pula. Para may mga rosas-rosas dyan. Di ba? So, yun ba? Ang ganda. Lagyan natin ng konti pula. Mix din tayo na may pula. No? Tapos konting. Pag ano, masyado na maraming kulay yung ano, brush nyo, punasan nyo lang. Lagyan nyo na konting orange. Gusto ko yung parang orange. Yung mga orange yan. Yung sa green yan. Tapos may pula-pula pa. Para maganda sa mata. Dito. Tapos, siguro, hindi lang siya basta-basta orange, parang area na kung saan tumama yung liwanag, di ba? Parang tinamaan ng liwanag. So, yung ganyan. Yan. Sobrang tama ng liwanag dito. Orange ka pa dito pang dito. Kasi parang may tumpok dito ng mga ibang kulay. Tapos dilaw. Tuloy mo lang. Tuloy-tuloy lang tayo. No? Tapos dark. Side na yan. Maglagay din tayo ng sumasagot ditong ano, sumagot na puno. Saan yung ating brush kanina? Ano? Ano nilalagay? Ayan. Ayan ang puno dito. Dito sa area na to. May pagan ng puno. May pagan. Diba?
matandang puno ba ito? Medyo bago-bago pa. Dalawa sila. Ayaw niya mag-isa. Kailangan niya rin ang kasama. Okay. Ang lalim niya, medyo lagyan din natin ng... Palagyan din natin ng ginawa. Tapos, yung kanyang katawan ay lagyan natin ng highlights, di ba? Ang mga highlights ang galing mag-usap dito. Sa side na to. Yan, ganyan yan. Tapos, lalagyan na natin siya ng kulay muna. Dahon. Dahon natin yung ito na lang. Tayo ng kulay. Halo ng kulay. Yan. Halo lang ang halo. At ayaw mo tiyo. Halo pa. Halo lang ang halo. Ah, hanggang humalo siya. Yan. Yating dalawang layer. Sa pa dito sa baba. Bagay na bagay itong mabilis na painting na to eh, kasi mabilis din matuyo yung acrylic. Nakabilis yan. Pwede mo nang ibenta to, pwede mo nang ibenta, pwede mo i-display sa bahay mo. Diba? Tapos, yung gagawin natin, nalagyan natin siya ng highlights. So, tanggalin mo rin yung mga paint doon sa brush mo. Ayan. Tapos, mukha ng bagong brush. Yung bristle brush. Lighter green. Tapos, lighter yellow. Pero hindi ganun ka-light. Yung tamang highlights lang. Dapat meron din brown.
Hindi rin tama ang liwanag. Ayan. 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 Ito ko na rin. Ayan. Okay. And then, ano pa ba? Let's say na kunyari, meron din. Ano dito? Masyado madaling dito. Sige natin ang konting bush na medyo maputi. Bush na maputi. Okay. So siguro sige natin dito ng konting ano, medyo kulang pa dito sa balance eh, sa space dito kasi ang laki niya, 'di ba? Sige natin ng konti pa dito. Nakukulangan pa ako sa body niya. Dito ng bato. So, dahil ito niya. Ngayon, may bato dito. So, dito may bato din. Dito. Isa pa. Maliit pa dito. Dito pa. Yan. Nakita. Ito yung bato. Siguro yung bato. Ano siya? Medyo ang kulay niya is medyo patay na bato yun. So, yun yun siya. Sundot-sundot lang. Nasa highlights niya. Pero this time, may mga tinamaan ng solid na buto. Ano? Mga kulay. Ha? Mga solid na kulay. Tapos, lalagyan natin siya ng siyempre, di ba? Yung ating pangkulay natin sa damo. Thank you.
Guys, siguro okay na to. Hanggang dito na lang yung drawing natin, no? Sige ko na siya dito. Ayun yung naging finish ng landscape natin. At ang bala ko dito, siguro input ka pa ng konti kapag tapos yung video. And then, ibibenta natin siya, no? Subukan natin kung paano natin mabibenta to at kung saan natin maibibenta. Okay guys, salamat sa inyong pag-visit, no? Sana matutunan ninyo ang ginawa natin itong ating video ngayon na pang-landscape. Muli, kakalyo. Paalam, hanggang dito na lang muna tayo, no? Susunod na lang uli natin pagkikita. Bye!